Hello, Water Signs! Welcome to Like a Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kasi connected ka sa person mo, kaya may posibilidad na ipakita kung ano yung nararamdaman mo or naiisip. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Masaya ako na nakilala kita at naging parte ka ng buhay ko. Apat na cards pa yung kailangan natin. Ayan, lima na kaya ito pero parang marami. Isa lang yung kukunin ko. Hindi ko iiwan ang person ko. Dapat ganyan yung sinasabi lalo na kapag committed ka na. At saka kahit na nagkakaroon man ng problema ang relasyon. Marami na rin kasi ngayon nang nagsasama na lang eh. Pero wala na yung love. Pero walang third party ah. Yun nga lang may hadlang sa relasyon. Itong card na ipinakita, hinahanap ko to eh. Kunin ko lang guys ha, pero hindi ko yan isasama sa reading mo. Balasahin ko lang ulit. Ano ba talaga message ng person mo? Ang tagal. Ayan! Anniversary. Mukhang nag-celebrate pa kayo ha. Mukhang nagpapatuloy yung connection, relationship, kasi nagsiselebrate pa eh. Meron pang anniversary. Flirting. Magandang salita yan kung sa person mo yan ina-apply. Mas lalo kayong magiging close at saka magpapatuloy ang relasyon. Isang card na lang. Casual relationship. Ang ibang casual na relationship, yung nagsasama kayo ng person mo, pero yung bang walang kasal, ang ilan naman magkarelasyon kayo, pero walang rule sa relasyon nyo. Yung bang malaya. At base na rin sa mga personalized cards, pareho kayong hindi stress ng person mo sa relationship. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards na hindi ko pa naayos, ngayon ko pa lang aayusin. Yung mga cards ko kasi guys, kine-cleanse ko tapos pinagpapahinga ko. Kaya minsan 'di ba, hindi ako nag-upload. Sinasabayan ko na rin ang pahinga para may ibang energy ako makuha. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Paulit-ulit ako ng rules kasi hindi lahat mapapaliwanagan ko. Angels and guides, please guide us. Ano ang issue sa mga water signs? The Wheel of Fortune, 9 of Pentacles, at 2 of Swords. Ang ilan sa inyo bago pa magkaroon ng matinding problema, ang pinakapunot dulo talaga ay yung career, time. Yun yung problema sa or issue ng ibang water signs. Kasi dito sa dalawang cards pa lang, oh, meron na agad abundance, success, lalong-lalo na sa career at negosyo. At base sa mga cards, sa career,
Maganda kasi meron kang great success. Dalawang cards yung nagsasabi niyan. Yung achievement mo, ang ilan sa inyo, nasa ibang bansa, doon mo nakakamit. At saka, ang ilan sa inyo, ang negosyo mo, yung bang lumalawak, nagpapadala ka na rin sa ibang lugar ng items mo. Ang ilan sa inyo, ang karir mo or negosyo, ano mo lang yan, hilig? Pero ito na yung naging trabaho mo. At kung hindi mo pa na-achieve yung success, ma-achieve mo. Kasi yun na yung sinabi ng dalawang cards. At sa relationship, kung ikaw namumroblema ka na kung paano ba makukuha yung attention ng person mo, yung person mo namumroblema din kung paano ba niya hatiin yung sarili niya sa mga obligasyon or responsibilidad. Maybe ikaw ito o yung person mo na ang ilan sa inyo, stress ka na. Hindi ka kasi prangka sa mga gusto mong sabihin or nararamdaman. Pero pwede mo naman sabihin yan sa kalma na pananalita. Ang advice ng mga cards, kung merong problem na kinakaharap, ay kailangan ayusin mo ito bago pa ito lumala at mahirapan kang makontrol. Ito muna yung alamin natin na advice ng mystical card sa iyo. Itong dreams, maybe ang ilan sa inyo na naginip ka, tinutulungan ka ng spirit guide mo or loved ones na namayapa. Tinutulungan ka, ginaguide ka sa mga sitwasyon na nahihirapan kang maintindihan or masolusyonan. At saka, nakadalawang cards ka na rin sa sadness. Kasi ang ilan sa inyo, LDR ang connection, at saka nagkakaroon ng pagtatalo sa person. Sa mga single, maraming pagbabago mangyayari sa iyo. Sa trabaho mo, sa mga bagong magiging kakilala, at saka sa bagong bubuin na relasyon. Ang ilang single naman ay secure na yung buhay mo, kaya ito yung mas ini-enjoy mo, yung pagiging single. Pero ang ilang single, hindi ka sure kung ano bang relasyon ang gusto mong tahakin. Wala pang klarong sagot sa'yo kasi meron kang dalawang pinagpipilian. 8 of Cups, Page of Pentacles, at 6 of Swords. Ito naman kung ano yung nagpapadagdag sa issue na kinakaharap. Kasi base sa mga naunang cards, ang issue ay yung trabaho, distansya, oras, at saka kung ano ba yung gusto mong piliin sa sitwasyon. At base sa mga cards na ito ay magkaiba na kayo ng naiisip or direksyon na tinatahak ng person mo. At saka magkalayo nga talaga kayo ng person mo. At saka communication ang nawala sa inyo. Nahihirapan ka rin kasing makausap ng maayos yung person mo. Ang ilan sa inyo sa financial, tuloy-tuloy yung magandang daloy nito. Kasi maganda yung takbo ng karir mo at saka business. At dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Pero ang ilan, gagastos ka kasi merong movement na ipinapakita na pwede magpalit ka ng trabaho o kaya magbakasyon. May mga gastusin na ipinapakita. Ang mga single, nakatatlong cards ka na nakakaramdam ka ng kalungkutan at saka pagsisisi, lalo na pagpatungkol sa love. Kasi ang kalaban mo yung nararamdaman mo patungkol sa nakaraan. At saka sa naunang cards, nag-iisip ka kung magpapatuloy ba sa nararamdaman mo or wag na lang. Nakatatlong cards ka na. Yung nagpapadagdag sa issue sa kalungkutan mo ay yung takot. Pero kailangan mo pa rin magpatuloy kasi may magandang kapalaran na para sa iyo. Kailangan mo na ng healing.
Itong card na ito sakto para sa mga nasa relationship, reconciliation. Ang ibig sabihin nito ay communication, pagkakaisa, at saka kailangan ilapit mo yung sarili mo sa loved ones mo. Sa mga nasa relationship, sa personalized cards pa lang hanggang dito sa mga cards na ito ay pinapakita na yung person mo wala namang third party sa relasyon or hindi naman talaga yun yung pinaka-issue sa relationship nyo. Loyal yung person mo sa iyo at saka nagko-commit talaga siya sa mga bagay na may kakulangan sa buhay niya, yung pinaka-importante. Itong angel number mo muna yung alamin natin. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. Ayan, tutulungan ka na ng guide mo. Pangalawang card mo na yan na tinutulungan ka ng guide mo. 54, the number is proving that changes are good in your life. Trusting your abilities will get you the best in stressful situations. Nakadalawang cards ka na sa pagbabagong mangyayari. 20, stay true to the vision you have for the future and know that optimism is justified. Ipagpatuloy mo lang yung magandang hangarin sa buhay kasi may magandang bunga ito. Yun yung ibig sabihin. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, inabandon na ng person mo yung relationship or hindi na kayo nag-uusap. Pero ang ilan na nasa relationship, magkakaroon kayo ng communication ng person mo. Kung ano ba yung dapat ayusin at saka ipagpatuloy. Pero ang ilan sa inyo ay inabandon na talaga yung relasyon kahit na meron kayong mga anak. At saka makaka-recover ka sa sitwasyon na ito. Ang ilan sa inyo may nagpapayo sa iyo para magkaroon ka ng healing or ano yung dapat na solusyon. Ito naman yung mga cards para sa ano yung dahilan ng nangyayaring issue sa iyo. Two of Wands in reverse, Knight of Wands at Ten of Wands. Kung ano yung nagiging dahilan sa relationship, kayong dalawa ng person mo yung pinaka-cause ng issue. Sa mga single naman, ikaw yung dahilan, yung nasa isip mo at nararamdaman. Ang ilan sa inyo sa health, kailangan mo ng second opinion kung nagdududa ka sa kalusugan mo. At ang advice naman para sa ilan ay yung pagiging positibo ang isa sa makakatulong para mapabilis yung improvement mo kung may sakit ka man. Ang ilan naman sa inyo, masyado kang busy kaya hindi ka makahanap ng panahon para makapagpahinga ng sapat. At saka para mabigyan mo ng time yung sarili mo para makapagpahinga, yung obligasyon, kailangan hati-hati. Ang ilan sa inyo na single, nakadalawang cards ka na nagkakaroon ka ng maiksing relasyon kasi hindi mo masyadong kilala yung person na nakakarelasyon mo. Kasi meron bang, yung bang pagmamadali na makarelasyon siya. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi niyan. At nasa proseso kung paano mag-grow ang love at saka yung kutob mo yung magtuturo sa iyo niyan. Hindi yung isip mo or feeling ng pagmamadali. At yung patience, effort na ipinaparamdam mo sa potential person ay soon may magandang bunga. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron kayong space ng person mo. Hindi mo rin kayang iwan yung relationship nyo. Ang maganda nito, ang ilan sa inyo, binibigyan mo ng pagkakataon yung person mo kahit marami ka ng dahilan para iwan siya. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na nagpupursige ka na maayos ang relationship nyo.
Love, ito yung advice ng mystical card. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi may mga milagrong darating sa buhay mo at makakatulong para magkaroon ng healing sa anumang sitwasyon. Ang galing lang ng reading mo, ano? Kasi lahat connected eh. Ituloy ko na guys ha, na ang ilan sa inyo na nasa relationship, soon magkakaroon din ng clarity at saka maayos nyo ng person mo kung ano yung nangyayaring problema sa relasyon. At ang advice ng cards, manatiling kalma, huwag sumabay sa tensyon. Itong The Empress, ang ibig sabihin, pinapanatili mo yung prosperity at saka yung pakikiramdam sa sitwasyon. Pero syempre guys, yung abundance, prosperity, hindi lang naman yan patungkol sa material, kundi pati na rin sa nararamdaman. At saka yung energy mo, ubusin mo sa mga positibo kahit na may mga negatibong nangyayari sa paligid mo. Itong Ace of Swords naman, kung noon hindi ka nagkakaroon ng solusyon, ngayon alam mo na kung ano yung best solution para sa mga issue na nangyayari sa buhay mo. At ang advice ay magsabi ka ng makakabuti para sa sitwasyon. Itong Four of Swords in Reverse, nakatatlong cards ka na, na kung meron kang problem, kailangan mong humingi ng advice sa iba. Matatapos yung mga negative issue na nangyayari sa buhay mo at pahalagahan din ang sarili.